Boca. A la boca. Yun, oh. Ah, lakad na ako. Bye-bye. Galingan nyo sa school, ha? What's up, mga kabote? Good afternoon, mga kabote. First time natin gagamitin tong R6. Kahapon lang sa akin to dumating. Di ba, hali, nautusan lang ako maghatid sa bandang Caloocan. Galing ako ng bahay dito sa Bulacan. I was just hoping na hinihintay niyo yung vlog ko regarding this R6. So, ito na, para sa inyo. Alright! Ito yung bike na sinasabi ko sa inyo, yung tiis pogi. Pero totoong pogi. Ito nyo naman yung ano, stance nito. Mag big bike. Miss ko mag inline 4. This Yamaha R6 model 2004 pa. So this bike is actually 15 years old na, but it still sounds awesome and it's still very very powerful. Kung napanood niyo yung vlog ko regarding tips in buying your first big bike, isa ito sa mga magagandang bilhin as first big bike. Lalo na kapag tado ka, tangina mo ka. As I've said, kung napanood niyo yung vlog ko regarding sa tips sa mga bibili ng first big bike, isa ito sa mga nirecommend ko as a good starter bike, this R6, Yamaha R6, because una, it's a 600cc, it's expressway legal, and at the same time, maraming fanboys ito. Maraming fanboys to. Gusto nyo magbilang tayo ng fans. Ang gagawin natin, gagawa ko ng counter. Lalagay ko banda rito. Okay, dito banda. Yung counter na yon, bibilangin kung ilan yung titingin sa R6 na yun. Okay, start na tayo counting, ha? Okay, 100 na agad. Maganda rin pala guys, pag nagbibig buy kayo, hindi mo masyadong kailangan gamit yung busina. Kasi yung tambucho itself is already the busina. Pag sisingit ka or pag lane filtering ka, bomba ka lang.
This bike pala guys, I will be putting this one up for sale siguro after 3 to 5 vlogs siguro. As I've told you, my dream bike talaga is to get a BMW, either a GS or an S1000R. So sa mga gustong bumili ng big bike, I will be putting this one on post siguro sa Facebook. Pabenta ko lang to ng mababa. Around 200 to 300,000 range. This is a very fresh bike. Bagong change oil, bago brake pads, halos bago pa yung gulong. Kaya swerte yung makakuha nito. Oh, gusto nyo pa, raffle na lang natin to. Ano kayo, loko-loko? What a 50 subscribers pa nga lang ako, paparaffle akong R6. Pag ganito binili yung big bike, make sure na magbubuhat kayo. I-train yung back nyo. Hindi ko alam kung anong set sa gym yung maganda, pero mas maganda na mag-training kayo sa forearm, biceps, kasi nakapagod talaga to. Nakakangawit. I don't know how long have I been riding, siguro about 10 minutes. Pero yung likod ko medyo masakit. Hindi naman masakit, nangangalay, yun yung term, nangangalay. Pag nakahawak kayo ng big bag, ang una nyong dapat i-take note, torque, yung pull ng bike kapag pinipihit nyo yung throttle. To malulula kayo pag first time yung nagbike, baka umangat yung harapan. Kaya yun ang una nyong aalagaan, re-respetuhin. Kasi itong mga ganitong bike guys, lalo na itong mga inline 4, mga animal to. Pag hindi nyo to nirespeto, hindi rin kayo nito rerespetuhin. Kaya dapat alalay lang, lalo na pag bago pa lang kayo. Ganda ng poster nito. Checks. Bagal naman ni Manong. Traffic! Talbog ah. Talbog. Ito palang bike na to guys. Tulad nito, traffic. This is not for short riders talaga. Actually, nakatiptoe nga ako eh. Sabi ko nga sa inyo, kailangan nyo lang skills. Kailangan nyo lang masanay ang nag-execute kayo ng mga stops nyo. Saka pag nagmamaneuver kayo sa low speed traffic. Katulad yun, nakapapasin nyo, nakatiptoe ako. Maliit ako eh. Ang tipe lang masarap puntahan kapag humihinto kayo, yung gutter. Yung ganyan. Kasi, you can put your bikes on neutral, tapos at the same time, you can rest your feet. Hindi ka masyadong na-stress. Para to sa mga maliliit na riders. Oh, ganito palagi style ko pag sa mga traffic light. Naghahanap ako ng gutter para yung paa ko hindi nangangawit na nakatiptoe. Ito na ako guys. Babush, mga kabote. Paglaki nyo, gusto nyo ng ganito. Ha? Mag-aaral kayo mabuti para makakabili kayong ganito. Pwede yung pang karera to. Pwede rin pampasok nyo sa school para pogi kayo pag pumapasok kayong school.
Ah, lakad na ako. Bye-bye. Galingan nyo sa school, ha? Isa sa mga kailangan nyo tiisin dito, mga kabote, sa motor na to, para maging pogi. Init. Kasi yung radiator nito, di ba, nandito sa harapan. Pag bumuga yung radiator fan nito, yung hangin, diretso sa mga hita mo. Dito sa tuho, dito sa hita, kaya mainit. Pogi naman. Bali nang mainit. Pogi naman. Wala lang signal light, mano nga. Lapit talaga. Yun, oh. This is actually my first time to ride a Yamaha R6. Ang first na sport bike ko is 2012 Suzuki GSX-R 750. Yun ang isa sa mga pinakamasarap kong bike, pinakapoging bike. Ito, ano lang to eh. Yummy. Pero yung GSX-R ko, delicious. Pag medyo seasoned rider ka na, yung mga ganong kurbadahan, tawag ko doon playground. Pag nakakita kami ng kurbadahan ng mga magpabarkada, ang usap-usapan namin yan sa intercom. So, ay, ayan na yung playground! Sayang din kasi yung gulong kapag puro straight. Pag galing kayo guys ng high speed, lalo na pag sa big bikes, most of the braking power is coming from the front. We don't use our rear brake too much because the braking power of the front is better than the braking in the back. Beast mode! Beast mode! Beast mode! The only time guys na ginagamit nyo lang yung rear brake nyo is low speed maneuver. For example, kapag sa start pa lang yung bike from zero to take off, ang i-cover yung brake, yung rear, wag yung front. Sa pag kunyari, sumisingit-singit kayo ng ganito, mas maganda nakadrag kayo sa brakes nyo sa likod. Nakakabalik tayo. Nakakabalik na tayo ng Bulacan.
Sige mga kabote, pinakita ko lang naman sa inyo itong R6 eh. Nakita ko lang sa inyo kung paano tumakbo itong bagong motor na to eh. Pero mag-vlog talaga tayo eh, lalayo talaga tayo eh. Mag-expressway talaga tayo eh. Yun, tapos!